Bukod sa Zamboanga Peninsula na perwisyo rin ng masamang panahon, ang ilan pang probinsya sa Visayas at Mindanao. Sa Negros Oriental, may mga residenteng inilikas dahil sa pagbaha. Makibalita tayo kay Bernadette Reyes. Bangkay na ng matagpuan ng mangingisdang sinikasyo sumalpong pagat matapos malunod sa dagat sa Liloy, Zamboanga del Norte. Base sa investigasyon, kahit na masungit ang panahon dulot ng bagyong Paolo, pumalaot pa rin ang biktima at mga kasamang mangingisda. Binayo ng malakas na ulan at hangin ang kanilang bangka, kaya tumaob at nahulog sila sa dagat. Nakaligtas sa mga kasamahan ni Pagat. Si Pagat ang ikawalong namatay sa Zamboanga Peninsula dahil sa masamang panahon, pito rito ang mula sa Zamboanga City. Lubog naman sa baha ang ilang barangay sa buong Zamboanga, Sibugay. Umabot pa hanggang baywang ang tubig. Iniligas ang ilang residenteng apektado ng baha. Hindi rin nakaligtas sa baha ang mga sasakyan. Sa Pagadian City, nawasak ang isang daycare center na malapit sa dagat dahil sa malakas na ulan at hangin. Inaano din ang ilang gamit gaya ng libro, mesa at silya. Dahil naman sa nagtaas ang alon, lumikas sa mga residente malapit sa dalampasigan sa Kiamba, Sarangani. Iniahon at itinali din nila ang kanilang mga bangka para hindi mawasak. Tinalian din nila mga haligi ng kanilang mga bahay. Ekta-ektaryang palaya naman ang nalubog sa baha sa UP, Maguindanao. Maging ang taniman ng papaya, binaharin. Sa bahay naman ng buldon, nasira ang bahagi ng tulay matapos umapaw ang tubig sa ilog. Pahirap ang tuloy ang pagdawid ng mga residente. Nagka-landslide sa Kalamansig, Sultan Kudarat. Pansamantalang isinara ang kalsada para sa clearing operation. Ganda ang residente naman ang nagpalipas ng gabi sa mga evacuation center sa lungsod ng Dumaguete at bahay ng Valencia sa Negros Oriental dahil sa pagbaha. Umapaw ang dalawang ilog dahil sa pag-ulan. Bernadette Reyes, GMA News.